So dito ko lagi bumibili ng Thai milk tea. Gusto ko siya yung color blue pero meron ding purple. Nag-hoard ako ng mga pang-amoy-amoy. Uy, ngayon na lang ulit ako nakakita ng mga tok-tok. Okay, sige, mabalik ang kita kapag ka napagtripan ko. Ayun ang mga collectibles. Ang laki-laki niya. Hindi ko siya mauubos kapag mag-isa lang ako. Hello guys, I'm back again with another video at ngayon ang ating first full day dito sa Bangkok, Thailand. At ngayon, dito sa video na to, pupunta po tayo ng Chatuchak Weekend Night Market at sa Wan Ratchadang Market. And alam nyo, actually, sinakto ko talaga yung trip ko na merong weekend. Dahil bukas lang yung Chatuchak Weekend Market. Of course, nasa name na niya kapag ka weekend every Saturdays and Sundays. Kaya ngayon tara, puntahan na natin dahil nagpa-plan ako bumili doon ng mga polo, mag-shopping doon ng mga mumurahing damit para meron na naman tayong gagamitin sa mga susunod na trip natin. Kaya ngayon, let's go! Ayun, no, tignan niyo yung hotel ko. Katabing-katabi niya yung Aspera 1 na yan. Tapos, ayan, yung connecting door to MRT will be closed at 10 p.m. O, diba? So, ayan, no, tignan niyo may shortcut. Like, ayan mismo yung papunta doon sa aking hotel. And ito na yung mismong entrance ng MRT. Tignan niyo yung sutisan area MRT. May escalator option, tapos merong hagdan. Grabe naman yung escalator nila dito para naman nagmamadali. Napakabilis. Tignan niyo, ang bilis, oh. Ang bilis! Ah, wait, babalik ako. Nakalimutan ko pala yung mic ko. So, ngayon, nandito tayo sa Sutisan MRT area. So, dito tayo sa Sutisan, tapos mababa tayo doon sa Chatuchak Park. Kasi nasa blue line tayo ng MRT area eh. So, if ever kung pupunta kayo ng Chatuchak Weekend Market, doon kayo bumaba sa Mochit. Kapag ka sa ibang train station yung sa kanyang Mochit or Chatuchak Park. Pero sa akin kasi, ang nasa linya ko is yung Chatuchak Park. Kaya doon ako bababa. Ayan, as you can see, ayan yung train. Try natin may mag-top up. Paano ba mag-top up? Top up, top up. Bakit parang mga ATM na yun nandito tapos mga something-something yan? Doon na nga lang tayo sa counter. Hello! Good morning! May I ask how much is this? I mean, how much is the different? Oh, how much is MRT card? Yeah, I have. Yeah, credit card. Ah, it's okay. Okay, thank you. So ngayon ko lang nalaman na kasi may rabbit card ako. Ito, may rabbit card ako. Hindi pala ito pwede sa MRT. So magkaibang card. So sinabi nga na meron daw ba akong visa. So buti na lang is yung visa card ko, meron akong GCash. So fortunately, meron tayong magagamit. So ayan, yung GCash card ko. Ito, meron tayong GCash card na magagamit. Tignan natin, sana umubra. Here. Uy, gumana! Nakakatuwa! Ayan, so dito tayo sasakay. Ayan, to La Prau, Chatuchak Park, and Bangsu. Dito tayo sa Platform 2 sasakay kasi dito located yung area na yun. Wait lang. Maghanap tayo ng magandang linya. Ayan, so maghintay tayo. 2 minutes pa yung hintay natin para sa train. Usually kasi dito sa Thailand, dalawa yung famous train line. I mean yung train na name, which is yung una, MRT, then pangalawa naman is yung BTS. Itong atin ngayon is MRT to. Finally, we're here sa mismo Chatuchak Park MRT station. At ngayon, mag-exit tayo sa exit 1, okay? Exit 1, yun yung papunta ng Chatuchak Weekend Market according din sa mga legend na nandito. Ever, kung pumunta kayo sa Chatuchak Weekend Market, exit 1, then kapag ka-mochit BTS, exit 2, sa Chatuchak Park, tas ayan. Napaka-chill lang ng suot ko ngayon. Like, ito yung pinaka chill kong suot every time na nagka-travel ako. Like, ito talaga lang yung nagsuot ako this time ng chinelas, tapos yung loose na pants, tapos t-shirt. Gusto ko yung presko naman ako ngayong maglalakad sa night market, presko ako maglalakad sa weekend market, kasi usually masyado kong naiinitan sa mga nangyayari, and sikip-sikip na mga pants para sa OOTD, kaya ngayon gusto ko relax muna. Ganun muna ang ganap. Tapos, di ba nga, minsan nakasapatos, nakaboots, ganyan. So, ngayon, chinelas lang talaga, and very simple outfit lang. Ayan, andito na tayo sa exit 1 ng Chatuchak Park. So if ever kapag kasasakay kayo sa MRT station, dito yung labas nyo. But kapag kayo naman isa BTS o sa Mochit, isa navigate nyo na lang mismo sa Google Maps, kaya-kaya naman yan. From doon sa MRT station, 100 meters yung Chatuchak. Grabe, medyo mainit. And alam nyo, parang yan sa mga kasabay ko ngayon, puro mga turista. Ayan na, finally nakita ko na entrance ng Chatuchak Weekend Market. Ayan, ito yung bubungad sa inyo kapag nandito kayo sa mismong entrance ng number 1. Sugar ng init. Makalabas lang tayo dito sa mismong area na to is malamig na. Ngayon kapag kasi doon kayo sa entrance number 1 pumasok is medyo nasa gitnang part na kayo. Kaya ngayon naglalakad ako doon sa bandang bungad para papakita ko sa inyo kung ano yung mga tinda simula doon sa simula. Okay guys, so ngayon dito tayo sa entrance ng Chatuchak Weekend Market. Itong pinakadulo at ngayon sisimulan natin yung pag-iikot para makita ko na kung ano yung mga bago ba dito at maipakita ko din sa inyo. Tignan nyo, itong mga nasa bungad polo 100 baht. Oh, tapos ito 120 baht. Tapos 120 baht. Nakabili
binili ako ng tatlong polo. So, 300 baht each. Sabi, una siya pa lang, nakabawasan agad ako ng 900 baht. Ayan, so tatlong polo siya kasi magbo-Boracay ako. Meron akong Boracay trip na upcoming. So, ito, meron ako isusuot for 3 days. Ayan, tignan nyo, kung mahilig kayo sa mga abubot, pwede kayong bumili ng mga ganito, oh. 5, 4, 200 baht ang presyo niya. Yan, mga ganyan. Ganyan yung mga makikita nyo dito. You know, para sa mga babae kong viewers, ito ang mga pwede nyo mabili dito. Mga pang-party nyo, mga pang-beach. Ayan. Actually, medyo maano ngayon, no? Tignan nyo, cloudy. Baka mamaya umulan, mamaya wala pa naman akong dalang payong. Ang ganda. Ayan. Ganda ng style. Ayan guys, so tignan nyo. 250 lang to. Mga oversized na mga parang sandong ganyan. O, diba? Pwede nyo din yung pang ano, pang beach. Ngayon, tumingin tayo ng mga style. Dahil para mga plain-plain lang to. Tignan nyo. Ayan, 250 siya. Pero buti pa dito medyo malamig-lamig. May aircon ba dito? Ah, ayun, may aircon pala. Mga may muscle-muscle dyan, pwede sa inyo to. O, muscle tea. 200 baht lang. Kaya lang di sa akin pwede yan. Eh, ala ako muscle. Mga pang oversized tayo. Ayan o, 200 baht to. If ever, kung gusto nyong bilhin. Ayan, tignan nyo, gusto ko siya yung color blue, pero meron ding purple. So, ano ba bagay sa akin? Siguro blue muna. Ayan, so bumili tayo ng dalawang sando doon. So, 250 baht siya. So, 500 baht in total. Ayan pa yun, if ever, kung gusto nyo, meron din dito. Ayan, mga pambabae naman to. Tignan nyo, 150 baht yung presyo. Tapos ito, 150 baht. Ayan yung mga style. Ngayon, pumunta naman tayo dito. Ito yung lagi kong binibilhan dito every time pag nandito ako sa Chatuchak Weekend Market. Ang Napa One Shop. Ang mga mabibili nyo dito yung mga ganyan. Mga inhaler, napakamura niyan. Tapos, ayan pa, oh, pakadami. Ito, mga ganito. Usa yan sa TikTok. Sige, makabili dyan. Tapos, ayan o. Oh, mga pang tito-tita. Ganyan nyo, meron sila nito. Nabili ko to doon sa Vietnam. Ano to, mosquito repellent to. Mabango to eh. So, bibili ko ng isang ganito. I mean, sige, gawin ko na nga na dalawa. Tapos, ito yung pinabibili sa akin ng aking magulang. Ito yung gusto nila. So, ano to guys, mabango siya. Parang pagka kunyari hihilo kayo, pwede yan. Tapos pagka may vertigo, yun. Ito yung nakakagamot sa aking mother. May vertigo na kasi siya. Thunders. Pati to? Oo, tsaka yung lavender na sa 10 ko. Ano lavender? Yung 7 na lavender. Excuse me, you have 7 lavender? 7 lavender. Yeah. For sleep bomb. Can I see? Ito ba? Ito ba? Oo, yan. Ah, yeah, one. One of this. Yeah, one. Ah, two. Can I put it here first? Yeah. Because it's heavy. This is also? Yeah, also this. And this one. How much is that one? 100. Baka ani, 160 all. Ito, 160 all. Mas maganda yung maliit na ganito. Okay, this one, the all. The all. Ano ba yung kay ate, yung inhaler? Oo, yung inhaler ang gusto niya. Binami siya ng isang ganon. Inhaler. Ganito? Do you have inhaler? This brand? Yeah. Inhaler? Yes. 100 baht. Where? This one? Yeah. Ito yun eh. Oh, ito. Oh, ganyan nga. Oh, sige, okay. 1. Oh, sige, nababay na. Matatagdagan eh. Babay. Ayun na, ang dami na. Okay, how much all? So guys, ayun na, napakadami kong binili. Nag-hoard ako ng mga pang-amoy-amoy, pang-tito-tita. Sa mga magulang ko yan. Uso sa TikTok kasi yun eh. 220. Okay, 220. Tapos ito, oh, tignan nyo, pak-pak binili ko. 100. Ayan, sulit yan sa amin. 70. Ayan pa, oh, 7. 240. Ani, 160. Ani, 185. Okay, so 1,430 baht. And if ever guys, bumili kayo niyan, yan yung binili ko. Trending to sa TikTok and yan yung lagi kong ginagamit. Meron ako niyang dala-dala ngayon. Ayan. Tapos bumili ko nitong bento. 6 pieces siya. 120 baht. Ayan. Doon din sa shop na binilang ko ng mga inhaler kasi paborito to ng ate ko. No, meron mga damit na ganyan. How much is that one? The blue? Yeah? 250. Okay. So yun, nagustuhan ko yung blue na yun. Tapos parang gusto ko din tong medyo color na to para iba naman yung atake niya. How much is that one? 250. 250 last price. 250. 250 and this 270. Okay. I'll get one. Tignan nyo, gusto ko kaya lang. Pero sure, hindi sa akin kasya to. Hindi sa akin kasya yan. Ayan, tignan nyo. Merong dito mga bag. If ever, kung gusto nyo ganyan. Sito, so, mga 200, 250 baht. Naglalaro yung price dyan. Alam nyo, hindi na ako mag-gatekeep sa inyo. Kasi napakadami mga nagtatanong ko saan ko binibili yung mga polo na sinusuot ko sa mga iba't ibang vlog ko. At meron pa akong nakasalubong na viewer sa Boracay. Alam nyo kung ano sinabi niya? Kuya Iba, nakita ko po kung saan nyo po binibili yung paboritong polo nyo. Oh, dito po yon. Ayan, dito yon.
Actually, napakadami na nila mga iba't ibang kulay ngayon, no? Meron pang paniyo na ganyan. Kaya lang yung niyo na ganyan, hindi yan parang mag-work for me. So, ito yung presyo niya. Kapag isang piraso, 290. Kapag dalawang piraso, 500. At kapag tatlong piraso, is 600 baht. Naalala nyo ba to? Itong polo ko na laging suot. Dito ko po yung binili. Ayan. No gatekeeping na. Ayan. Chato-chak weekend night market. Ayan. So, bumili ko, guys, ng tatlong piraso. So, 600 baht siya. So, mamaya papakita ko sa inyo. Plus, yan. Clearance sale yan, 100 baht. Para kapag may event ako na kailangan na ganyan polo, is yan yung susuot ko. Ayun kasi yung tiga niya, mayroon silang 100 baht na clearance sale. Tignan niyo oh, yung polo kong isa, andito siya. Ganyan yung polo ko eh. Ayun, nandito sa store na to, ang pangalan, Up Hawaii. So, 250 baht lang yung mga polo. Mapa, large, XL, medium, or small. Di ba? Grabe, tignan niyo naman kung gano'n nakadami na pamili ko. Sulit ang pagpili natin ng weekend na trip. Ayun, kung gusto niyo ng mga damit, naglalaro ng 100 baht to 200 baht yung mga tinda dito. Ayun, zoom ko na lang para makita niyo. Wow, may pambata, may pangmatanda, may panlalaki, may pambabae. Ayun, kung gusto niyo naman ng mga tote bag, 60 baht lang to 100 baht. Wow. Itong area na to, halo-halo to, meron dito mga food, meron dito mga damit, meron dito mga shoewear, I mean footwear. Tapos doon naman sa likod na side is doon naman yung mga pagkain. So yun yung ending natin. Usually kapag nagpupunta ako dito, doon lagi yung pinakadulo kong station para naikot natin. And so dito ako lagi bumibili ng Thai milk tea eh. Pero hindi pa kasi ako kumakain, mukhang sumakit yung chan ko agad. So dito na muna tayo. Bumili na muna tayo ng elephant pants. So ayan guys, bumili ako ng elephant pants dito sa bandang likod na side ng Chato-Chak Weekend Market. At ayan, at tingnan nyo. Dito ako usually bumibili ng elephant pants kasi ang mura lang niya dito eh. Nakukuha ko lang dito ng 170 baht. Pero actually ngayon, XL size yung binili ko. So, 180 baht niya sa akin binigay. Hindi niya sa akin binigay ng 170. Pero dati naalala ko, 170 niya binigay sa akin. So, napakadaming colors. Merong mga ganyan, no? May mga blue, may mga black, may mga red, may mga violet. And so, andito na tayo sa likod na side. Nilalakad na natin hanggang makuha natin ang area o mapuntahan natin yung area ng mga food. Dito na ako kakain ng aking brunch. Kasi nagugutom na ako. It's already 1 PM. Share ko lang sa inyo. Kaya lang di pa rin ako kumakain hanggang ngayon. Ayan, nasa bandang likod na tayo. At ayan, we're approaching the food area na. Tapos, bago umalis dito, parang bala ko magpa-food massage. Ayan, may mga naglalako-lako dito. Pero mamaya ako maghahanap. Ayan, mga pagkain na area na to. Finally! Ayan, as you can see, ito yung mga food dito. Ayan. Diba, ang sarap? Oh, diba? Walang price na nakalagay eh. Ayan, bumili na muna tayo ng fruit smoothie. 50 baht lang. Okay. One mango. Ginagawa ng ating mango smoothie. Sabi, pawis ako. Kahirap nung madami kang bitbit. Tapos nag-iisa ka lang. Soon kakain tayo ng mango sticker rice. Ginagawa na niya. Yay! Dati naalala ko kumain ako dito eh. Hindi ko lang alam kung paano order. Ayan. So ito yung recommended menu nila. So usually, ito yung in-order ko, pork omelette. So ngayon yun ulit yung ordering ko. Wala naman akong gustong iba. Pwede din itong fried rice with shrimp and crab. Kaya lang parang ayoko naman yan. Okay, so ordering ko lang pork omelette tapos spring roll. So 80 baht, then 150 baht. One pork omelette and one spring roll. Okay, ayan, dumating na agad yung spring roll ko. Tapos ayan yung mango shake ko. Actually, medyo magulo dito oh. Medyo magulo sa paligid ko. Ayan, as you can see. Pero okay lang yan. Thailand to, Thailand. So, kainin na natin ngayon yung aking spring roll. So, dali, gamitin mo. Kaya lang, hindi ko may identify ko ano yan. So, ano yan sa loob? Parang hindi siya pork. Parang noodle. So, yan ang aking pork omelette. Wow. Pork. Kumain natin. Sarap. Mas masarap sana ito kami, rice. Sarap lang sa itlog. Well, itlog yung man talaga siya. Kainin na natin. Ito yung brunch ko. Okay guys, so meron ako nakita naglalako na magpo-foot massage daw na aircon. So kinuha ko, nag-avail ako, 250 baht. So bibigyan ko na lang siya ng 300 kasama na ang tip. Ayan, sana aircon talaga. Ah, ito. Wow. Okay, so may aircon talaga siya. I'm vlogging. And actually, 250 baht siya. So, ang bait naman ni ate.
Hindi ako natutuwa. Ayun, tingnan. So, ayan. Ganito lang. So, 60 minutes siya para ako'y ma-relax man lang. Ayan. Sa mga nagsasabi, hindi daw ako nagpapamassage sa Bangkok. Nagpapamassage po ako. Hindi lang talaga ako nagbibideo. Pero ngayon, binideo ko para makita nyo. So, 250 baht, 60 minutes. Yan lang guys, nagpamassage ako. Ang sarap sa feeling. Nakaka-relax. At kahit pa paano is nag-ano ako. Nakastay ako dito nang medyo matagal-tagal. Tapos na isa kong taa. Then ito namang ride ko naman yung susunod. So 250 baht ulit yan. Masarap. At may time niya parang masakit mag-massage. But it's okay. Kasi Thai massage na yan eh. Thai foot massage. Okay guys, so tapos na ako magpamasahe. At ngayon pupunta na ako dun sa mismong gate ulit ng ating train. At babalik na muna tayo sa ating hotel kasi napakadami ko na pamili. Ayokong bitbitin siya hanggang dun sa One Ratchada Market. So babalik muna tayo sa hotel kasi along the train station, I mean, yung train stop ng isang train station naman na along dito is katabi lang mismo ng hotel ko. So bababa ko na muna yung gamit ko. Then maghahanap na muna ako ng inuman ng Thai milk tea. So bumili muna tayo guys dito ng Thai milk tea. So 85 baht challenge go. Ayan, tol. So guys, mayroon ako nakita ditong viewer ko. Ayan, si Kuya. Ano kaya pangalan mo? Jeff. From? Bulacan. From Bulacan. From Nueva Ecija ako, magkalapit lang kami. Ayan guys, so tingnan nyo, kasama ni family niya. Yan, nagulat ako biglang paglabas ko ng train. May mahabol siya. Ako sinunong kapatid ko. Sabi, vlogger yun ha, vlogger yun. Iyon yung pinapanood ko lagi. Sa Thailand niya pinanood siya sa akin. Hindi halos, busy ko sa'yo ko nito. Yung Japan mo, hindi pinapanood. Ay, yung Japan. Sapporo ngayon matatapos na yun, lilipat na ako sa Davao na vlog. Ako sa doon. Oo. Grabe nahiya naman. Thank you po. Ayan, nakakatuwa naman. Nagpa-picture sa atin sila, Kuya. So, isang buong pamilya sila from Bulacan. At nakita pa nila ako sa ganitong klaseng estado ng pagka-haggard ko. Kasi galing tayo ng Chatuchak Weekend Market. Napakainit talaga. Tignan nyo nga ako, naglalapot na ako. At pupunta ako ng aking hotel para mag-freshen up. Tapos may nakita pa ako ng viewer bago ako magpunta at mag-freshen up. Ang galing. Wrong timing. Sana kanina na lang nila ko. Nakita, no? Sayang. But it's okay. Ayan, pumunta na tayo sa hotel natin. Dito na tayo. So, Tisan area. Ayan. Pa-exit na tayo dito sa tabi ng hotel natin. Buti na lang itong ating mismong hotel is katabing-katabi lang. Ayan, ito na yung hotel natin. Yung nakikita nyo yung building na yan. So, ito yung labas ng Sutisan exit number 2. Konting lakad lang. Ayan, makikita nyo na itong Aspira 1. Papasok lang tayo dyan. May shortcut. Papunta dun sa hotel. Ay, ilang ko. Nakapagod. Literal. Good evening guys. So ngayon, nakapag-stay na ako dito mismo sa aking hotel. Nagpahinga lang ako saglit kasi napakainit dito ngayon sa Bangkok. At inilagay ko na dito yung mga napamili ko sa Chatuchak Weekend Market. Actually, medyo marami-rami siya. Plus, yung mga damit andito siya. So, iho-haul ko na lang sa end ng video na to. Ngayon, tara na, magpunta na tayo dun sa The One Ratchada Night Market. Kasi isa yun sa pinaka-favorite ko talagang night market dito sa Bangkok, Thailand. At napakalapit lang nun dito sa ating hotel. And actually, one of the reasons kung ba't ko pinili itong hotel na to, kasi para doon sa night market na yon at para sa Chatuchak Weekend Market at para sa Judd's Fair. Okay, so tara na. Let's go na doon sa The One Ratchada Market. One of my favorites na night market. Favorites? Favorite. Tignan nyo, yung hotel kami, shortcut papunta doon sa mismong exit. Actually, nasabi ko na ito sa previous clip. Ayan, andito siya. Ayan. Look, diba? Where did I go wrong? I lost. Okay, guys, alam nyo, napakabilis talaga ng escalator dito. Ang bilis na escalator. Alam nyo, iniisip ko kung kakain ako ng talagang matagal ko nang inaasam-asam na kainin. Alam nyo yung parang beef bone or pork bone or yung ganito itsura niya na kinakain dito sa Thailand. Kasi every time na nagpupunta ako dito sa Thailand, hindi ko siya natatry. Like, ang dalas ko dito nagpupunta pero never, ever, ever ko pa siya natatry. Natin, pero sana naman meron namang pang one packs, ano? Kasi kapag ako nyari, ang laki-laki nun, tapos walang pang one packs, hindi ko kaya ubusin. Again, dito sa train station, dito sa Sutisan, ang gamit ko na lang is itong aking GCash card. Hindi na ako bumili ng MRT card nila. So, pwede naman kasing ganito. And okay naman, mura lang naman. So, dito tayo sasakay sa platform 1. Then, mababa tayo doon sa mismong Thailand. Wait, asan dito? Ba't parang wala? So, Thailand Cultural Center eh. Ayun, Thailand Cultural Center. Ayan, tignan nyo. Nasa Sutisan tayo. So, 2 stops lang. Nasa Thailand Cultural Center na. Ayan, ngayon nandito tayo sa exit 3 ng Thailand Cultural Center. Dito kasi exit na malapit. Pagpunta dun sa One Ratchada Market. Ang ingay ng motor! Uy, ngayon na lang ulit ako nakakita ng mga tok-tok. Tok-tok-tok-tok. Ayan, so ngayon nasa exit 3 na tayo. So excited. Papasok tayo dito sa loob ng mall. Kasi as far as I know, isa likod nito yon. Kung tama ako ng pagkakaalala. Alam nyo guys, if ever ko nanonood pa kayo hanggang dito sa video na to, so maraming salamat. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo. Dahil nanonood kayo sa akin, lagi akong
gumagawa ng vlog at naglilibot. Kahit nakakapagod, ang saya. So if ever, kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon, is mag-comment kayo sa baba ng go, go, go! Yun lang. Gusto ko lang malaman at gusto ko lang mag-interactive sa inyo. Okay, please, drop a comment. Drop a comment, please! And, o, diba? Papasok kayo dun sa mall o kahit huwag na kayo pumasok, sa gilid na lang kayo dumaan. Dito na ang One Orchada! Let's go! Naalala ko last time, kasama ko yung mother ko nagpunta dito. Medyo nagdi-diskusyonan pa kami dito kasi sinabi ko sa kanya na gano'n na, ma, gusto kong kumain ng exotic food kasi meron dito may exotic food. Ayaw niya kapayagan. Kaya ngayon iniisip ko kung itutuloy ko ang plano ko or hindi. Ayan, One Orchada! The One Orchada, let's go! Ito yung itsura, oh. Dito muna tayo sa gilid. Papa, atras doon sa dulo. Sabi, naglalapot na agad ako. Ayan, so makikita nyo dito, bilihan ng mga pasalubong. Ayan, mga nagni-nails. As you can see, ayan, yung pasalubong area dyan sa loob. But, dito muna tayo sa side na to. Oh, ito, meron namang mga polo-polo. Ay, ang mura ng polo! 250! Ay, hello! Hello sa'yo. Ito yun yung 250, oh. 250 baht yung polo dito. Tapos 350 to. Ano, XL size. Parang mura na siya, no? 250. Okay, okay yung quality. Okay, sige, babalikan kita kapag ka napagtripan ko. Kapag ka, wala akong nakitang mas maganda sa'yo. And if ever, sa gilid na side to. Tignan nyo, oh. May mga bungi na. I mean, meron na mga stall na walang laman. Dati punong-puno siya. So, ngayon pala, meron na mga space na walang nakalagay sa loob. Nakakalungkot naman. Uy, ang cute ng camera store, oh. So, ngayon, tara, i-check natin. Grabe, wala na talagang mga laman, guys. Like, literally. Ba't ganun? Ito, oh, cannabis shop. And if ever, kung gusto niyo ng cannabis. Though, I'm not promoting, ah. I mean, gusto ko lang ipakita sa inyo na meron dito. Hello! Hello! Gusto ko lang sa inyo ipakita na meron dito. Kasi, syempre, makikita niyo naman dito yan. Mayroon siyang mga, ano, mga elephant pants and Bangkok stuff. So, punta na tayo dito sa side na to. Mga nails. Ay, wala na dito sa side na to, oh. Like, wala na siya. Dati meron yan. Ano ba yung nakakalungkot na managsara? So, ito, mga Bangkok stuff. Oh, 100 baht lang dito. Diyos ko, sa Chatuchak Weekend Night Market, 180 baht ang bili ko dyan. Mas mura pala dito sa One Orchada. Ayan, okay-okay dito. Tignan nyo. Yan yung sikat dito na bag na pwede nyong pilin dito mas mura. Kasi meron yan sa social media. Meron yan sa Shopee, sa TikTok shop, mas mahal. So dito, bilhin nyo dito yan sa Thailand. Meron dito. How much usually is this one? 250 baht. O, 250 baht. Waterproof. What? Waterproof. Ah, waterproof. O, waterproof. Actually, meron na ako yan eh. Meron na ako nitong McDo na to. Pero meron pang mas maganda. Meron milky, o. Kung gusto nyo milky, ito, parang gusto kong bilhin tong black. Pwede kong bilhin yung black. 250 baht, guys. Diba? Bili na ba tayo dito? I mean, bibili na ba tayo dito? O, sa ibang shop pa tayo titingin. Ay, may malaki. Ayun, o. Tignan nyo. May malaki, o. Ayan. Merong Starbucks, may M&M's, tapos may IKEA. Between this one or may Oreo, o. Ano ba mas maganda? Okay, so since may McDo na tayo, Oreo naman tayo. Ano pa itong nasa loob? Sige, Oreo. Maganda ba yung Oreo? Sige, Oreo. Maganda naman eh, no? Parang pagka naka-block tayo, Oreo na. Sige. Just me, one Oreo? Oreo. Yeah, Oreo. One Oreo. Pero Oreo bag. Hindi Oreo na biskuit. Okay, wait a minute. Because I'm vlogging. 250, right? Yes, please. Thank you. Thank you very much. Kapag ka. Alam niyo, meron akong favorite store dito. Kaya lang, hahanapin ko mamaya kung nandito pa siya kasi madami na nagsara. Papakita ko sa inyo. At napakaganda ng mga design ng mga damit na binibenta doon. And wait, tingnan niyo, oh. Oh, meron dito mga Apple cases. So, 180 baht. So, buy 2 for 300 baht. But, ako kasi usually case type pa yung case ko. Pero ang ganda ya. Pwede nyo mag-try ever kung gusto nyo. Yun ang napakadaming mga poluhan dito. 250 baht. Each. 250 baht. Napakadami. Kaya kung ngayon kung magbe-beach kayo, dito na kayo mamili. Isa yan, 250 baht. Yung iba naka-promo. Oh, ito ang ganda, oh. Part na siya. Kaya lang, hindi siya pang akin. Pang pawising kasi ito. So, parang feeling ko, ano siya. Babakat yung pawis siya. So, ito, oh. Dito sa side na to, mga Thailand stuff. 150 lang yung short. 150 baht. Wait, ano ba yung mga gusto ng mga babaeng mga damit? Bibigyan ko din kayo ng mga, ano, ng mga ideas. O, ito, 150 baht. If ever, kung mahilig kayo sa crop top, ayan. And if ever, kung mahilig kayo sa mga damit, ayan, as you can see, ayan ang mga collectibles. Pwede kayo bumili. O. Then, ayan, nakalagay dito, 180 baht ang price niyan. 180 to, ha? Ala, mayroon pala dito nito, oh. Alam niyo ba, binili ko to sa TikTok shop, ha? Magkano kaya dito? Parang ang bili ko sa TikTok shop nito, 320 pesos. Me. Ah, wait. Alang tao pa. Ano natin kung magkano? 320 to sa TikTok shop. Like, literal. Bili tayo ng ano, kapag sana mas mababa sa 320. How much is this one? 200 baht.
200 baht. Okay. 200 baht. Check natin kung magkano. Ay, ganun lang din. 2 for 380 eh. So, yung 380 baht kasi, ang katumbas niya, sa conversion ngayon na 594 pesos. So, 320 times 2 is 640. So, parang konti lang din naman yung tinubo dun sa TikTok shop. So, bibili ba ako? Or no? Kasi yung mga ganito, yung mga ganyan, kapag ka napagtripan ko, pinalalakad ko, minsan naman pinatutulog ko yung mga ganyan. So, check natin. Bibili ko ng dalawa. So, 380 baht yan. Yung dalawa na yan. O, diba? Ayan o, pambabae naman to. 200 baht naman yung mga ganyan. Kung type nyo yung ganyan, then 250 baht yung mga craft top yan. Mayroon din silang binibenta ng mga chinelas. Hello, excuse me. How much usually that one? 159 baht daw yung chinelas nila. Ayan. Ayan, meron ulit dito oh. So, ganun din yung presyo sa bandang gilid. So, 243.80 baht. Ito naman sa part na to, meron ding mga tote bags. Ayan, mga underwear. Mga balanggot. Actually, walang price eh. Wala ding tao. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan oh, mga damit na pambata naman to. 150 baht naman siya. Tatlong piraso is 400 baht. Take note guys, up and down na yon, hindi lang isang piraso. Ayan, sa mga babae dyan, meron kayo ditong pwedeng bilhan ng mga pang beach outfits. Wala kasing tao eh. Hindi ko tuloy mapagtanungan sa Wanda Chada Market to, okay? Ayan, ito oh. Mga crop top. 259 baht naman yan. Ayan, 259. So, ito mga quintas. If ever, kung gusto niyo ng quintas, pwede kayong bumili. Tapos, mga socks oh. 39 baht isa. Then, 6 for 100 baht. Tapos, ito naman, yung mga ganito namang style. Ayan, yung nakikita nyo na yan is 69 baht each. 120 for 2 pieces. Ayan, diba? Kung mahili kayo sa mga ganyang klaseng mga medyas na mga may design. Yan. Sa mga may gusto ng mango sticker rice, pwede kayong bumili dito. 70 baht lang yung price and big size is 100 baht. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan yung itsura. Diba? So, lakad tayo sa ibang side. Thai milk tea is 50 baht. Alam niyo ito yung masarap na ano na brand. Isong Chatra Mew brand. So, gusto ko to eh. Parang banana roti siya. Kaya lang kasi, ang gusto ko kasi ngayon may sabaw. Yun ang parang atake ng dila ko ngayon, yun yung parang gusto kong matikman. And much better yun para makapagsabaw-sabaw tayo. So, ito, may durian. Just to, kagagaling ko lang ng Davao, puro durian doon. Sinusundan ako ng durian hanggang dito. Yung roti nila yun, 60 baht. Ayan. Nasa bandang gitna siguro yung mga mismong mga may masabaw-sabaw. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, napakalaki eh. O, tignan nyo. Ang laki-laki niya. Hindi ko siya mauubos kapag mag-isa lang ako. How much is this one? Yeah? No, this one? This one. You have smaller? Yeah, I can small. 150? Only me? Only 150. 290. And 180, okay. 150. 180? Discount. So, 180 na 290. Ito yung mismo mga menu nila. So, one rice. Then, what are your best seller? So, one dish. Small only. Parang gusto ko yung omelette nila eh. Ngayon, mag-ano tayo? Minced pork kanina. So, parang omelette lang na. One omelette. Omelette. Okay. So, one rice, one omelette, and one this one. Okay. And the drinks is, what's the best seller in the drinks? Ay, only water. Ayan, finally guys, nakaupo na rin tayo dito at medyo kokoonti yung tao, which is yun ang gusto ko. Ayoko kasi na medyo madaming tao tapos nagbablog ako, medyo nahihiya ako. But at least now, makakapag-vlog tayo ng wholeheartedly at makakapag-show tayo ng expression natin, makakahigop tayo ng sabaw, masasabi natin kung ano ang mga lasa at panlasa natin. And I'm so excited, so later, papakita ko sa inyo, okay? Ano lang naintindihan ako ni Kuya kasi kanina nakikipag-negotiate ako, medyo nagkakalituhan kami. Kasi guys, dito if ever, kapag nagpunta kayo ng Thailand, medyo may language barrier pa rin dito. So, sinabi kasi niyang ganun, 290 nakalagay doon. So, sinabi niya, 180 na lang daw niya sa akin bibigay. Parang ang laki ng price drop. From 290 to 180. Okay, so water. Thank you so much. So, ito is 15 baht to, tapos 20 baht yung rice, tapos 120 baht yung omelette, plus 180 baht yung mismong malaking beef na o-orderin natin. Matangkad kaya yun o hindi? So, tignan natin na kung ano yung i-serve nila sa atin. Ang laki naman nila dito na restaurant eh. Sana legit, no? Thank you so much! Thank you! Oh my God guys, ang dami! Ang dami! Pwede ba itong i-take out? Ang dami! Tignan nyo oh! Ang dami! Like literal! Oh my God! Ito yung nakikita ko kasi ng mga lagi nasa night market. Pero hindi ko siya tinitikman before kasi super crowded. But today, is titikman ko siya at hahayaan ko na kung anong lasa, paman yan. Oh! Thank you so much! Thank you!
cap on cap. Wait lang. Magpicture muna ako, tapos mamaya isa re-review na natin. Okay, so ngayon po ay tikman na natin. Ilalagay ko kung saan pa man na mas malapit sa bibig ko para marinig nyo ako. So napakalaki. And alam nyo, itong mismong bowl na to is meron siyang malaki na parang tower. So ito yung itsura nung parang naka-tower siya. Pero ang binili ko lang is yung maliit na 290 nakalagay. Pero may sinasabi si Kuya yung magtitinda na 180 na lang daw. Hindi ko maintindihan. So, buti na lang, kahit paano afford ko naman yung sinabi niyang price range kung ano man dun sa dalawa. And then, ito, ayan, bumili din ako nitong omelette and ang dami ko palang in-order. Sana pwedeng i-take out to at iinumin ko na lang yung sabaw mamaya sa hotel. Tapos may rice ako in-order kasi ito nga ang aking dinner. Yan, so, iisipin ko na lang ay kumain ako sa buffet. Okay, so tikman natin. Ayan, tikman natin ang sabaw. Sabaw. Ayan. Diba? Ayan. Buti na lang talaga ay dinala ko yung mic at makakapag-vlog ako ng hindi gaanong malakas yung ingay sa background. Ayan. So, ngayon is taste test na talagang tunay to. Sabaw muna. Ay, ang asim pala nito. Asim pala nito, guys. Pero masarap. Na medyo maanghang-anghang. Medyo ma-spicy. Which is gusto ko naman. Ayan. Then, kainin natin tong omelette. Mag-isa lang tayo dito. Alam nyo yung nasa likod ko. Lahat. Nakatingin yung mga staff. Huwag kayong tumingin, guys. Nako-conscious ako. Ayan, kainin natin tong omelette. Actually, omelette tawag nila dito, pero sa atin parang scrambled lang to. Sarap. Parang scrambled sa atin yung lasa na nilagyan natin. Sarap. Pero sarap. Ang sarap talaga. Literal. Favorite ko na yan. Ang favorite ko talaga dito sa Thailand kasi napagkain is pad ka prao. But, favorite ko na tong omelette. Sarap. Mahilig ko talaga, guys, sa itlog. Mahilig din ako sa matcha. Yan yung mga hilig ko. Sabaw. Ang sarap ng sabaw. Do, ang laki. Ang laki ng mga laman niya. At apat na piraso pa. Hindi ko alam kung makakain ko to. Ang laki, oh. Tingnan nyo. Ang laki. Isang piraso pa lang yan. Apat na piraso na mas malaki pa yung iba. Okay na. At least matatry na natin. Kasi, alam nyo, parang 5 times or 6 times na ako nakakapunta dito sa Thailand. Pero hindi pa rin ako talaga nakakain ito. At least ngayon, matatry ko na. Parang siyang ano, pinakuloan ng matagal, ganung level. Nanilaga yung lasa. Now, alam niyo yung nilaga lang yung lasa, walang halong dinamnam or whatsoever. Pero yung lasa nandun sa sabaw. Teka, kain muna natin itong omelette. Favorite ko talaga to. Ubusin ko muna, yakakain muna ako. Mamaya, explain ko sa inyo kung ano yung review ko. Okay guys, so after a few minutes ito, kumakain pa rin ako. And hindi ko na siya maubos. Ang dami! Piling ko good for 3 nga to eh. Hindi siya good for 1. Hindi din siya good for 2. Grabe yung omelette yung kinain ko. Kasi ang gusto ko lang dito sa mismo soup is yung soup lang mismo. Pork bone broth. Kahit ako sa inyo kung gano'ng kalaki ah. Ayan o. Lumaki. Diba? Ayoko pa naman magkamay ngayon. May binigay silang gloves para daw timutin, gano'n. Kaya lang ayoko muna mag-gloves. Kasi inahawak-hawak ako kay camera sa kamay. Lumbot niya guys oh. Ayan. Nakita niyo ba? Gupin na natin. Ang sarap. Makahang siya guys na may lasang mga gulay-gulay. Hindi ko alam kung sila, ito ba yung nalalasahan ko or what. So kung natikman nyo na to, i-share nyo yung thoughts nyo sa baba kung ano yung lasa. But ako eh, gusto ko pa rin kumain. Ay, may malaking sili. Nalasama. Green na sili. Wait, ala ba tissue? Isipon ako, ang anghang. Baka mamaya sa inyo, konti lang yung anghang. Pero sa akin, anghang na ako dun. Pero hindi pa rin tayo susuko. Kakain pa rin tayo. Ang anghang. Ayun yung sili, oh. Laki. Green na sili. Sa amin kasi sa bahay namin, is ang kinakain namin red. Hindi kami kumakain ng green na sili. So, ubusin ko lang itong omelette. Then, take out ulit. Hindi ko na kaya. Kahit magbayad na lang ako ng laganan. In terms of asim, 9 out of 10. In terms of sarap, is 8 out of 10. Kasi may madami pang mas masarap dito. In terms of anghang, 7 out of 10. In terms of affordability, kung tama ang intindi kong 290 baht ko, is 10 out of 10. Kasi ang mura na nyo for me for this size. At may mas malalaki pa dito na mas tower yung mismong size niya. So, overall, i-rate ko siya ng 9 over 10. Ay, sorry. Excuse me. Okay guys, so mag-fill out na ako. Ayan, the moment of truth. Tignan natin kung magkano yung presyo nitong binili natin kasi nagkalit-ulit ako makipag-usap kay kuya, makipag-negotiate. Kasi hindi naman ako tumatawad. Pero sinabi niya 180 daw yung 290. Tignan natin kung bibigay sa ating mura. Let's see. Kung tama ang ating pag-intindi. Ayan, so ito yung take out ko guys. Tignan natin ngayon kung magkano yung presyo na nabili natin. Hindi ko alam kung magkano nila ibibigay sa akin. And take out. Take away. Okay, take away. Thank you. Oh, winan-eating niya sa akin. Okay. So, 335 baht in total. So, 20 yung rice, 15 yung water, 180 yung mismong pork bone broth, tapos 120 mismong
omelette, okay? And guys, if ever kung gusto niyo din bumili dito ng mga exotic food, pwede kayong bumili dito ng crickets, ng worm. Ito, meron ganyan sa TikTok shop. Pero masarap dito yan. Masarap yan, yung pepper powder din na yun. Tapos yung parang patis nila na yan, pagka pinagsama, masarap. Na-try ko na yan, pero busog na ako eh. How much usually this one? Oh, 100 baht pala yung exotic food. Ang mahal na. Noong unang punta ko dito, 30 lang yun, assorted. Tapos nung pumunta ko lately, is naging 70. Tapos ngayon 100. Grabe ang inflation dito sa Thailand. Ayun, kung gusto niya mga salmon sashimi, oh, small is 150 baht, medium is 290 baht, and large is 430 baht. Ayan, mga sushi naman is naglalaro ng 10 baht to 25 baht. Babalikan ko yung nakita natin dun sa gilid kasi gusto ko siya. Uy, ang ganda nito ba? Tignan niyo, 150 baht lang, kaya lang parang ayoko din naman at the same time bumili. Grabe, busog na busog ako. Like, literal. Tingnan natin yung nakita nating polo dito. Balikan lang natin. And binili ko ang 250 baht. Ang kumpara sa atin, para sa atin talaga. Nasa harapan siya pero hindi siya nabili. So, I think this is for me. Okay, bilhin na natin to. Hello? Excuse me. Wala na mga magtitinda dito. Uwing-uwi na ako. Parang busog na busog na ako. Parang na-food coma na ako. 50 baht siya. Thank you. Tita, if ever, pwede kayong bumili dito. Like, mga beach outfit, ayan. Kaya lang si ate yung binagbilang ko, lambot na lambot. Hindi ko alam po ano naranasan ni ate, baka may sakit siya. You know, sa tapat ng aking binilan, mayroon dito mga vape shop, tapos ayan, tattoo shop. Ayan, tattoo studio pala, hindi pala shop. Ayan guys, if ever, mayroon dito ang bilihan ng shop na mga sira na camera. Dito, every camera is in good working condition. Sa side na to, clearance sale. And dito is mga sira. Okay, so napakadami ko na nabili dito sa One Rachado Market. And for me, okay na yun. Sulit na ipunta ko dito. Nakakain na ako, nakabili pa ako ng mga damit. At if ever kung gusto nyo magpunta dito, is napakalapit lang nito sa Thailand Cultural Center na MRT station. So mag-exit kayo sa exit 3 and pwede kayo dito mag-shopping ng pagkain, ng damit, ng sapatos, lahat meron dito, okay? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat kasi sinamahan nyo ako mag-explore sa Chachachak Weekend Market at sa One Rachada Market, okay? So yun lang, thanks!